Balita na decongestion program ng pamahalaan. Yusek Marge, ano ang latest dito? Yes, Nina. Aabot sa 9,228 persons deprived of liberty o PDLs ang napalaya ng Bureau of Corrections sa ilalim ng Marcos Administration bilang bahagi ng decongestion program ng pamahalaan. Ayon sa datos ng Bucor, 3,372 IPDLs ang napalaya mula July 2022 hanggang December 2022, habang 5,856 PDLs naman ang napalaya sa buong taon ng 2023. Kabilang sa mga nakalaya ay mga acquitted, nakapagsilbi na ng kanilang sentensya, at nagawaran ng parol at pardon. Samantala, 389 pang PDLs ang nakatakdang mapalaya ngayong January 2024. Ilan sa mga hakbang ng Bucor upang mapabilis ang pagpapalaya sa mga PDL at maibaba ang congestion rate sa mga piitan ay ang probisyon ng serbisyong legal, paggamit at pagpapalakas ng single carpeta system, at pag-amenda sa rules of parole and executive clemency. Mula sa PDL, pag-usapan naman natin itong illegal aliens, no, Yusek Marge. Balita ko, pinapalakas nga ng DOJ ang hakbang laban sa mga illegal aliens. Ano naman ang balita nyo tungkol dito? Tama ka dyan, Nina. Mahigit 400 illegal aliens ang idedeklarang blacklisted ng Bureau of Immigration matapos mapag-alamang gumagamit ng peking kumpanya sa kanilang mga immigration papers. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinko, 459 na foreign nationals ang napatunayang gumagamit ng peking kumpanya sa kanilang mga visa application matapos ang tatlong magkakasunod na audit mula sa Verification and Compliance Division ng ahensya. Aniya, ang hakbang na ito ay parte ng malawakang kampanya ng tanggapan kontra illegal aliens sa bansa. Dagdag pa ni Tansinko, 79 accredited liaison officers at 4 na immigration lawyers ang naharap sa imbestigasyon ng National Bureau of Investigation dahil sa umano'y involvement sa illegal na modus na ito. Kumusta ang paghahanda ng DOJ tungkol dito? Handang-handa na ang Department of Justice sa pagbisita sa bansa ni UN Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression, Irene Khan. Inaasahang makikipagpulong si Khan sa DOJ upang talakayin ang mga hakbang ng pamahalaan na nagpapatibay sa justice system, freedom of expression at rule of law sa bansa. Naghanda ang DOJ ng isang welcoming dinner para kay Khan mamayang gabi upang formal na umpisahan ang kanyang pagbisita sa Pilipinas na tatagal hanggang Feb 2. Si Khan ang ikatlong UN rapporteur na bumisita sa Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ang unang dalawa ay sina Mama Fatima Singate at Dr. Ian Fry. Siyempre, Yusek Marge, isa pang maingay na usapin ngayon ay itong ICC. Ano ba ang opisyal na pahayag ng DOJ tungkol dito? So, Nina, naninindigan ang Department of Justice na walang obligasyon ang Pilipinas na sumunod at makipagtulungan sa anumang imbestigasyon na ginagawa ng International Criminal Court dahil hindi na ito miyembro ng ICC. Sa isang pahayag, iginiit ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla na hindi kailangang maghimasok ng ICC dahil ang Pilipinas ay may masigla at gumaganang justice system na kaya maglitis sa anumang kaso na naganap sa loob ng teritoryo nito. Dagdag pa ng kalihim, ang mga representative ng international bodies tulad ng ICC na nasa loob ng bansa ay kinakailangang sumunod sa konstitusyon at alintuntunin tulad ng paghingi ng consent at approval sa iba't ibang sangay ng gobyerno tulad ng DFA, DILG at DOJ bago makapagsimula ng formal na imbestigasyon sa bansa. Nilinaw din ng kagawaran na wala itong natatanggap na opisyal na komunikasyon o kumpirmasyon na nasa loob na ng bansa ang mga kinatawan ng ICC upang mag-imbestiga sa anumang sinasabi nilang human rights violations sa drug war ng nagdaang administrasyon. Sa huli, siniguro ng DOJ na gagawin nito ang lahat upang pangalagaan ang karapatang pantao ng bawat Pilipino anuman ang kulay, lahi, estado o paniniwala.